tanggap po akong pipi at bingi. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy. Sa lumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tingnan. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. At siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. No-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang isang Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakita ko po sila sa Glory Mountain. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril? Ay baril bang klase? Yes po, Madam Chair. Ako po si alias Rene. Nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpa sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal. Ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pagpag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo.
sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas sa mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na. Pinipilit niya po ako i-blowjob. At i-masturbate siya. May basbas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng kingdom at CEO ng McDonald's KGC na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwala, hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SM9 News sa Makati bilang po researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SM9. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito nakaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng seminary, kinausap po ako ng seminary CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon, bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan, lalo na po ako ay member ng LGBT community. Maraming salamat. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming committee kahit ay napakasakit. Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ni Senador Robin Hood Padilla. Sukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Isang magandang umaga po sa ating ginang na tagapangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Juan, syukran, Sen Robin. Sige po, balik ako sa inyo, Elias Rene. Ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero sinasabi niya sa amin is kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or tuwing bare months. Yes po, Madam Chair. So sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa
Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di umano ay isang orphanage? Yes po, Madam Chair. Kasi every bare months po yung tinatawag na month of blessings. Dito po kami yung goal po namin is 1 million po. Tapos pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos. So, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano, or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Particular po sa CGF, yung sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay na letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then Handog ng Pagmamahal Association, Alay sa May Kapansanan para po sa mga may kapansanan, at Sons of David para po sa mga youth, at Philharmonic Orchestra po sa para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin sa kay Yusek Dimaporo sa DSWD? Pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo? At pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, Handog ng Pagmamahal, Alay sa May Kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Philharmonic Orchestra po. Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Maaari po bang i-check, ma-check Yusek Dimaporo? Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a report as soon as possible. All right, shukran, Yusek Dimaporo. Harinawa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO, nagsasabing orphanage sila, pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking? I believe, Madam Chair, that this would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it to the IECAT of the region in Region 11, yung field offices po namin. Salamat muli, Yusek Dimaporo, also for that update na very welcome po sa pandinig ng komite na after the very first hearing, the last hearing, nag-coordinate na pala kayo sa IACAT, which of course counts in its membership also yung sinabi niyong mas appropriate agencies tulad ng DILG, DOJ. But still, the committee values equally po yung participation po at yung response ng DSWD sa course ng aming investigation. So salamat po para dyan, ma'am. Ilusa Rene, balik ako sa iyo. Sabi mo din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher, pero sa gabi ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after duty po namin, 6 to 4, 6 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos ni, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaandaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng PropCom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair. Sinasaktan po ako ni, sinasampal po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night. Kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun? Sa seminary po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium ng 200 to 300. Pero depende po yon
Depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood? Mood, Nikki Buloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya, kung mood niya, depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung... Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganun sa seminary. So, malamang, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS? Wala din po. Madam. Walang PhilHealth, walang pag-ibig? Wala din po. Pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair. Pwede bang matanong ang Dole, Yusek Igargo, sir? Pag yung isang tanggapan, whether media station o basta isang tanggapan, pinagtrabaho ang empleyado ng walang sahod, walang anumang benepisyo, hindi po ba illegal ito? Actually, Madam Chair, illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Salamat, Yusek. At kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, nasabi nga ni Yusek Dimaporo kaugnay na kayo and sa loob din ng iyakat. Itong sinasalaysay ni Elias Narene, hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, good morning, Madam Chair. Given the set of facts po na pinresent ni alias Rene, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin. And it may be considered as trafficking for labor exploitation, Madam Chair. Salamat, Attorney Quintana. So, at least dalawang dimensions pala, human trafficking per se, and then trafficking for labor exploitation. So, talagang... kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? But anyway, balik kay Elias Rene, sa tingin mo ba, alam ba ni Kibolo yung pang-aabuso ni June Andrade? I think, Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to Kibuloy through Secretary Secretary na si Eleanor Cardona. Pero hindi po ito pinapansin. May confirmation ba mula kay Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang sulat mo? Pinapatawag lang po ako ng parang... Pinapatawa ako ni Eleanor Cardona tapos fine-fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least sa pagkaalam mo, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat niyo dahil pinapatawag ka niya at fine-fellowship ka niya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Kibuloy ang sulat niyo? Tinasabi po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay, so at least mula kay Eleanor Cardona, may some kind of confirmation na natanggap ni Kibuloy yung sulat niyo dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ibinigay daw niya kay Kibuloy yung sulat niyo. Yes po, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Kibuloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, Elias Rene. Siguro, isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, ha, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma mo ba ito na nakita mo
sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, okay. Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung mako-confirm mo bang, kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice-Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Giboloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah, so teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ah, ito pa pala, follow-up lang, Elias Rene, para lalong mapatotohanan, no, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Eh, di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansyon ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid ng landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo doon sa tent na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasa ng mga baril, ganong kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here then dun sa may pinto po. Ah, okay. So ganyang ilang metro lamang. Yeah, ganyan po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene.